Hindi mo na. Eh, hindi naman kami na una din eh. Alisa na kasi. Nag-aalisa na Washington. Pabantog, andito tayo ngayon sa magandang umaga. Andito tayo ngayon sa vaccination site dito sa MDRRMO sa Barangay Santa Rita. And medyo nakakaya mag-vlog dito kasi ang daming tao. So pabantog, bago natin gawin ang vlog na ito ay gusto ko muna mag-subscribe ka sa aking YouTube channel, Kapantog TV. I-hit mo ang subscribe button at bell button para ma-notify ka sa lahat ng aking mga vlogs. Ang daming tao dito mga kapantog. O, yung iba dito, siguro... nagpunta na maaga dito, madaling araw pa lang nandito sa grabe kasi siguro mga ano na to libo kasi sa loob, etong nasa harapan ko mga kapatog, makikita nyo yung B-roll, ang daming tao na talaga, hindi na nakikita yung social distancing dito. And halo na ito mga kapatog kasi first dose and second dose ay nandito na at hindi lang natin alam kung saan yung pila ng second dose at yung pila ng first dose. Kapantog, abang naapila ako, syempre sumunod na tayo sa proseso, ay nakilala ko tong si Kuya Mark Elvis, na taga-Bakungan, ay Kuya Mark. Ayan. At ako, Elvis, Mark Elvis, ayan. Mark Elvis. Kuya Mark, ano yung pwede mo ba ikwento sa akin kung bakit kailangan mo magpabakuna? Hindi ka makakaluwas ng wala kang bakuna, bago wala kang kwan, bakuna. Kailangan may bakuna talaga bago ka lumuwas. Oh, kailangan may trabaho. No, parang kailangan talaga may trabaho. Kaya pag wala nang naikuan, hindi ka maka... Oo. So, obligado ng boss? Obligado talaga ng ano boss. Ano ba yung trabaho mo, kuya? Ayun lang. Labor lang ako, ay. Oo, oh, gusto na lang labor. Ayan. Shoutout muna sa boss mo, kuya. Hello, boss architect. Kuan, Sagid. Taga Gloria po. Saan ba ang location ng iyo? Taga Gloria po. Gloria. Bulaklakan. Akala ko maaga na ako pero to ay grabe talaga aabot yata ito dun sa Nautical Highway. Anyway, so mga bantog, kasama ko ngayon si Nanay Delia. Si Nanay Delia ay taga Barangay Bangbang. Ayan, si Nanay Delia ay second dose na at nakapila pa rin sa takikipagsapalaran dito sa vaccination site para mabakunahan. Nanay Delia, bakit hindi kayo nakabalik nung araw na kailangan kayo magpabakuna ng second dose niyo? Ay, ako pinahihilo. Ay, masama ang lasa ko. Alam naman mong magkapaturok ako na masama ang lasa. Oo, ayan. Pero ano pong pakiramdam? Since marami pa pong Pilipino ang hesitant na magpabakuna, ano po yung pakiramdam nyo nung unang araw na kayo nagpabakuna? Ay, wala po ako naramdaman. Ayos naman po. Mm. Ay, kaya ang inaano ko po sa mga Pilipino, magpabakuna para iwas ng karamdaman. Ayan. Okay, tanghali yata itong mga kapantog. Anyway, mga kapantog, at isa na namang pang second dose na ni Ma'am Kay itong ating interview ngayon. At si Ma'am Kay ay taga? Pili po. Ayan. Ma'am Kay, ikwento mo naman sa akin at talaga nga, yung mga ito makakahikayat ito sa mga Pilipino sa mga taga-Pinamalayan na magpa-vaccine na. Ano yung na-experience mo nung first dose mo ng vaccine? So far, wala naman po pa. Isa lang, yung muscle pain lang naman po. Yun lang naman po. Pero hindi ka ba, ano, hindi ka ba kinabahan o... Natakot po din sa, na-nervyo sa karayom. Pero okay naman po. Wala naman po siyang ganong effect. Saka, ayos naman po siya sa katawan. Ayan. So ngayon, second dose mo na, medyo malakas ang loob mo. Yes po. May experience ka na. Pa-invite naman dun sa mga kababayan natin na magpa-vaccine na. Ayun, dun po sa lahat ng mga taga-Pinamalayan. Sabi nga po, yung pinaka-effective na vaccine ay yung available vaccine. So magpabakuna na po kayo, hindi naman po siya na nakakatakot. And yun naman po talaga yung ina-implement ng government natin. So sana sundin po natin. Para sa ating lahat din naman po. Ayan, may gusto ko ba i-shoutout? Shoutout sa friends ko, Group A, tapos kay Arvin, kay Charlie, at kay Cha. Ay, mga kapantog, nauna na tayo ng vital signs. Meron na din tayong form. At kasama natin ang taga-Urbeco ngayon. Biglang gano'n na yun. Anyway, dito na tayo pipila.
sa area dito. Ayan. Oh, mga matog, first dose. Diyan, team po. Team Adam. Ilang dose po? First dose. Si Mark Gwen. First dose po, sir. Nagutom pa. Papa muna po kayo. Wait lang na lang po, middle name.